contact natin, tatawagan natin siya, and gusto kong i-book yung resort niya. For free, for a favor. Tapos, padagdag ng padagdag yung mga ini-invite ko. Umpisa lang, mga 10 lang, tapos biglang 20 na, gano'n. Ay, pataas ng pataas yung bilang. Pataas, tapos hanggang sa nanghihingi okay. na rin ako ng food, gano'n. Ah, okay. Ibig sabihin, abuso. Abusado. Okay. Eto na po, ipaprakit na po natin si Binibining Glyza de Castro. Quiet. Hello? Hello, Ate Glyza? Ah, yes, Lexi. Busy ka ba? Hindi naman, bakit? Kasi may i-ask sana ako na favor. Kasi nalaman ko may resort ka pala. Oo. Eh, kasi yung friend ko, magbo-birthday siya. Eh, gusto ko sana i-surprise. Okay. Eh, baka pwedeng hiramin ko muna yung resort mo. Next week pa naman, mga Saturday. Alam ko, kasi medyo mahigpit yung Aurora ngayon eh. So, kailangan ng mga papers pagpunta. Kaya naman namin yun, Ate Glyza. Pero ano nga, hindi pa kami open. Baka pwedeng gawin ng paraan, Ate Glyza, kasi ano eh, last day niya na dito sa Pilipinas eh. Magmamigrate kasi sila sa Canada. Kailan? Next week pa naman, Saturday. Saturday? Mm-mm. Pero ano ah, i-check ko yung mga requirements ah. Tignan ko din kung ano, kung... Kasi hindi pa, alam ko hindi pa open yung tourism eh. Mga... Okay lang ba kung mga... 25 people? Okay. 18 lang kasi yung beds dito. So, ayun, hindi ko na sure kung ano. Baka... Saka as in, hindi pa kami open. As in, tulugan lang siya. Tapos, since... Pwede naman kami sama-sama. Nandito kasi ako ngayon sa Baler eh. Nasa Baler ako. So, yung road na dinaanan namin, medyo, ano siya, natamaan din kasi yung balera ng typhoon. So, makakadaan naman. Pero, sa ngayon kasi, hindi ko lang sure kung magpapapasok sila. Okay kasi lang yun, kaya naman namin yung Tiglaza. Magagawa naman namin ng paraan. Basta may venue lang talaga. Paano? Basta may venue lang talaga, kaya naman namin gawa ng paraan. Ayun nga eh, kasi kung 25 people, may border kasi dito. So, kailangan nyo mag-report. Lahat. Tatanungin kayo kung anong reason nyo pagpunta dito. Kung anong gagawin nyo. Kasi ganun yung na-experience namin. Kahit ako, bumababa ako sa border, nire-report ko kung ako ba ay returning resident. So, ayun lang yung hindi ko mapapromise kasi merong border dito. Sige, at mag-check sila ng mga taong pumapasok sa Aurora. Baka pwede kahit 10 na lang, Ate Glyza. 10. Yun nga eh, kahit 10 kayo, kayo pa rin bumaba at nag-report sa border. Kasi nga, dahil noong nagkaroon ng cases dito, umabot ng 82, sinarado nila yung Aurora. Ngayon, nag-open ulit sila, pero... Lahat ng mga taong pumapasok dito, kahit na mayor pa, kahit na sino, especially now, kasi nagkaroon nga ng cases, i-check nila. Magre-regalo naman kami, Ate Glyza. Parang regalo. Hindi nga sa nadadaan ng regalo. Ano, iniisip ng kaibigan ko. Kailangan talaga ng papers and kailangan yung mag-report sa border. So, kahit, ayun yung... Ano, dalhan ka na lang namin ng sambit sa'yo. Ito yung ma-experience nyo. At ito yung kailangan yung asikasuhin din. Kasi pagdating dito, yung unang-una, yung resort namin, hindi pa sa open. Mm-mm. So, hindi ko sure. Pero meron namang mga iba na hindi ko alam, hindi ko sure kung mag-open na sila sa tourist.
Ang higpit naman dyan, Tiglaiza. Pero kita, kasi mahigpit talaga ngayon sa Aurora eh. Like seriously, kailangan... Kahit magdala kami ng samgipsal? Hindi madadaan ng samgipsal, Lexi. hindi sa madadaan ng samgipsal. Banners, magdadala kami ng banners. Hindi rin nadadaan ng banners. Ang uoy naman yun, Tiglaiza, sobro. Seryoso. Kahit tanong mo pa, ganito na lang, tanong mo, may bibigay akong number sa'yo. Ito yung in charge sa border. Tanong mo kung pwede na. Sige, Tiglaiza, wag na lang, okay na. I-forward ko sa'yo yung number, kasi seryoso, baka masayang lang yung effort nyo sa pagpunta dito. Tapos, kung sasabihin nyo, magpa-party kayo. Pero Ate Glyza, may isa pa akong sasabihin sa iyo. Kasi sobrang sama talaga ng loob ko. Natibats ka! Guys, si Bumay pa dyan si Tekla. Hi, guys! Hello! Oh my God! Sabi ko, iniisip ko, bakit ang kulit nitong si Lexi? Bumati ka naman, Liza, sa mga viewers. Nakainom pa to? Naisip na ni Liza, nakainom si Lexi. Ate Liza, mag-hi ka naman sa mga viewers. Natawa sa samgyupsal. Oh, Ate Liza, bumati ka naman sa mga viewers. Hello, viewers! Yun. Pero syempre, alam naman natin, alam nyo ba, si Liza, lagi kami niyaya talaga dati talaga. Nag-i-schedule siya na magpunta kami doon. Totoo yan, di ba? Nung wala pang COVID, sabi ko, welcome kayo dito anytime. Ngayon na medyo nagkaroon ng mga challenges and di ba, trials. Talagang nag-iingat kami. Correct. Pero ngayon, thankfully, nabawasan na yung mga cases. I think, balik na ulit sa COVID-free. Pero ngayon, yun talaga, mahigit pa rin sila. So, antayin na lang natin, Lexi. Antayin na lang natin na bago tayo mag-party. Tama. Oo, in due time. Naku, dami mo kasi iniiling na Lexi. Pero at least si Ate Glyza yung talagang mabuting kaibigan na may concern talaga. Hindi yung oo lang. Tama. Hindi, gusto ko rin kasi talaga may experience niya dito. And medyo naawa ako kasi nung sinabi mo na, Ate Glyza, hindi pa talaga pwede. In fairness ha, yung acting mo, yung voice acting mo ha. Kasi naawa ako. Pero naramdaman mo siya. Gusto ko rin sa kanya na hindi talaga pwede. Ayun. Yeah. Muli mga kapuso, the one and only Miss Glyza Di Castro. I love you guys. I love you, Glyza. Love you. Ayan, at syempre, nako. Ayun. Oo, ha. Prank lang po yun, ha. Sumusunod po kami, syempre, sa mga protocols. Ayan. Yes, diba? Na kailangan sundin. Diba? Kagaya, yes. Nag-distancing kami, o. Pag na-realize namin na magkakatabi na kami, lumalayo kami ulit. Oh.